Nalilito ka na ba? Minsan, tinatawag kang bata o minsan sinasabi na dalaga o binata ka na. Ikaw ay nasa yugto ng buhay na tinatawag na panahon ng unti-unting pagbabago o transition period o paglipat sa isang yugto patungo sa susunod. Ang panahon ng pagdadalaga o pagbibinata o mas kilala bilang adolescence. At upang mas magabayan ka sa iyong paglalakbay sa mundo ng pagdadalaga at pagbibinata, tatalakayin natin ang pinakaunang module ng edukasyon sa pagkapakatao para sa 7 baitang sa unang markahan na pinamagatang ako ngayon. Tayo mga tao ay may apat na aspeto. Ang aspetong pangkaisipan, ang aspetong panlipunan, ang aspetong pandamdamin, at aspetong moral. So ano-ano ang nilalaman ng bawat aspetong ito, lalong-lalo na sa mga nagdadalaga at nagbibinata? Ating alamin. Ang unang aspeto ay may kinalaman sa aspetong pangkaisipan. Ang aspetong ito ay may kaugnayan kung paano mag-isip, makatanda, o makapagplano sa buhay ang isang tao. Samantala, ang aspetong panlipunan ay tumutukoy naman at nagbibigay pansin sa kung paano ang tao makisalamuha o makitungo mula sa mga kasama sa bahay hanggang sa mga kaibigan sa labas o sa mga taong nakakasalubong araw-araw. Ang ikatlong aspeto ng tao ay tumutukoy sa aspetong pandamdamin. Ito ay tumatalakay sa kung ano ang nararamdaman ng tao, maging mabuti man ito o maganda. Kabilang dito ang damdamin ng pagiging masaya, pagkakaroon ng galit, pag-aalala, at iba pa. At ang ikahuling aspeto ng tao ay ang aspetong moral. Ito ay may kinalaman sa pagtitimbang kung ano ang tama at mali, kung ano ang mabuti o ang masama. Ito ay ang kilos ng tao na gumawa ng mabuti o ng masama sa kapwa. Narito ang mga palatandaan ng pag-unlad sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata sa iba't ibang aspeto. Simulan muna natin sa aspetong pangkaisipan. Ano ang mga nagaganap sa iyong pag-iisip habang ikaw ay nagdadalaga at nagbibinata? Una, ikaw ay nagiging mahusay sa pakikipagtalo at pakikipagtalakayan. Pangalawa, ikaw ay mas nakapag-memorya. Pangatlo, nakapag-iisip ka ng lohikal tungo sa mga konsepto. At pang-apat, nasusundan at nasusuri ang paraan at nilalaman ng sariling pag-iisip. Kabilang din sa aspetong pangkaisipan ay ang pagkakaroon ng paggawa ng mga plano para sa hinaharap, pagkakaroon ng hilig sa pagbabasa, at pinakahuli, nagkakaroon ng pangangailangan na maramdamang may halaga sa mundo at may pinaniniwalaan. Para naman sa aspetong panlipunan, ito naman ang mga nagaganap sa mga nagdadalaga at nagbibinata. Una, lumalayo sa magulang at naniniwalang makaluma ang mga magulang. Pangalawa, ang teenager na lalaki ay karaniwang ayaw magpakita ng pagtingin o pagmamahal. Kabilang din dito, ang karaniwang nararamdamang labis na mahigpit ang magulang kung saan nauuwi sa pagiging rebelde ang isang dalaga o binata. Kabilang din sa aspetong panlipunan ang mga pagbabago na may kinalaman sa pagdalang ng pangangailangang makasama ang pamilya, ang pagkakaroon ng maraming kaibigan at nababawasan ang pagiging labis na malapit sa iisang kaibigan sa katulad na kasarian. At kasama rin dito ang higit na pagpapakita ng interes sa katapat na kasarian ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Para naman sa ikatlong aspeto ng tao, ang pandamdamin, ano naman ang nagaganap sa mga nagdadalaga at nagbibinata? Unang-una dito ay ang madalas na pagkakaroon ng init ng ulo na kadalasang sa mga nakatatanda o may awtoridad ipinatutungkol ang mga ikinagagalit. Pangalawa, madalas na nag-aalala sa kanyang pisikal na anyo, marka sa klase at pangangatawan. Kabilang din sa aspetong pandamdamin, ang pag-aalala sa kasikatan sa hanay ng kapwa mga teenager, ang pagiging mapag-isa sa tahanan, at madalas na pagkakaroon ng malalim na pag-iisip. Para sa ikahuling aspeto ng tao, dadako tayo sa aspetong moral. Ano ang mga nagaganap sa nagdadalaga o nagbibinata sa ilalim ng aspetong ito? Una, alam na nila kung ano ang tama at mali. Pangalawa, tinitimbang nila muna ang pamimilian bago sila gumawa ng pasya o desisyon. Pangatlo,
meron silang pantay na pagtingin o pakikitungo sa kanyang kapwa. Pang-apat, madalas ay may pag-aalala sa kapakanan ng kanyang kapwa. At pang-lima at pinakamahalaga, hindi sila magsisinungaling.